yung masasabihan. Ang masasabihan. Wala pa kami na-receive na copy ng Wilson City today. Na-receive sa amin yung ano kasi... So ilan days sir ang binigay sa inyo para sa ano? Mali kasi yung subpoena na sinerve na nauna. Oh. Tingnan nyo, it's Soriano. DG Bantag E. Soriano. Who is different from DG Gerald Bantag E. Kitalig. So two different individuals. What we received last November 21 is a subpoena not intended for our client. It was intended for one, Gerald Bantag E. Soriano. And our client is DG Gerald Bantag E. Kitalig. So pina-receive na kanina ng panel. They prepared it immediately and we just received it. So the reckoning of the 10 days period for us to file our counter affidavit is starting today. It will all depend because the panel also allowed a attendance via Zoom, so that can be done for security reasons. Well, he's in Baguio. Is he hiding in Baguio? No, he's not in hiding. He's there joining the community. How important is that? Iba yung nakapangalan doon. Kasi sa mga isa sa technicality, nakapat iba yun ng mandate? It is fatal. That is fatal because it refers to two different individuals. Definitely, Gerald Bantag E. Soriano is not our client. It is Gerald Bantag E. Kitalig. So, that is fatal. Bakit niyo po nireceive yung sampina nung alam niyo po na... Well, we just noted it, no? Na talagang pati yung sinerve sa Caloocan, ganun din. So we have to manifest it today. Okay. Sir, yeah. Can you walk us through ano nang susunod? What will happen now? Well, the preliminary investigation is scheduled December 5. So we will take it from there. So it will all depend if we will submit our counter affidavit after studying all the records, the evidences attached to the complaint. Will your client show up on December 5? It will all depend because the panel, as I've said, the panel already allowed appearance through Zoom. So it can be through Zoom, it can be by personal. But just like the other respondents, the panel is also concerned about the security of these people involved. When is the prosecutor supposed to decide after December 5? Well, it will all depend on the panel. Does he have a deadline or counter affidavit today or anything? Well, no. Wala pang nakasubmit ng counter affidavit. Okay. Yeah. So essentially, na-reset lang? Na-reset? Yeah, na-reset. On the part of, I can just speak in behalf of my client, of our client, na-reset kasi nga the issue on the subpoena. So the 10-day reckoning of the 10-day period for us to submit our counter affidavit starts today. No, because wala pa. In effect, wala pang nare-receive na subpoena, so there is no reason for him to appear yet. In other words, wala pang personality to appear kasi hindi pa nasa-serve sa kanyang subpoena. So we just appeared as in deference to the members of the prosecuting panel to manifest our observation. Can you describe the mood of your client today, sir, now, these days? Well, he's happy. He's good. Matikas. Yes. Is he hopeful that these charges will be dropped? Yes, of course. Sir, nagpakita ba yung lawyer ni Isolueta? I don't think so. Wala. They were properly represented by their respective councils. By a Zoom, yes. Yeah. Okay. Thank you. Sir, kamusta po yung hearing kanina? Kanina po ay nagkaroon ng sandali lang naman yung hearing ano sapagkat yung mga parties, especially yung mga respondents, humingi ng ample time for the reaffirmation ng mga affidavits na sinubmit ng kanilang mga kliyente. Like yung mga PDLs at saka si Ginoong Bantag. Mukhang nagkaroon yata ng konting question doon sa ipinadalang subpoena kay Ginoong Bantag dahil doon sa middle initial. Ano? Ang nalagay yata ang middle initial doon ay Soriano instead na Kitalig. So ang ginawa na lang, ipare-receive doon sa kanyang abogado ngayon yung official na corrected copy ng subpoena. At magkakaroon ng susunod na hearing po pagdinig sa December 5. Sa ano po nagkili after you doon, sir, na nakamali po ng surname? Actually, nung bago binanggit yan, a few days ago nakita ko na yun eh. So, merong nag-point out sa akin na isang listener ni Kapersi na baka magkaroon nga daw po ng problema. So, yun kanina, klinaro naman. At alam mo, sabi ko nga, kami hindi nagmamadali.
ang hinahanap po natin dito ay hustisya. So, alam naman namin sa paghahanap ng hustisya, hindi po madaling proseso ito. Does the mistake give you confidence that you will obtain a conviction? Ayoko munang sabihin yung conviction dahil malayo pa po tayo ron. Ang sa amin lang po, dadaan tayo sa tamang proseso at dadating po tayo kung kinakailangan magkaroon ng conviction. Sir, na-disappoint ka ba? Kasi baka mapatagal yung hearing because of that. Well, part yun ng paghahanap ng hustisya na magkakaroon ng mga delays. But umaasa tayo na fair naman yung ating mga fiscals kanina. Sinabihan sila na sa susunod ay dapat handa sila sa kanilang mga ipa-file na counter affidavits. Sir, kamusta po yung family natin? Yung mga sa family, threats pa po ba, sir? So far, nag-wane na yung threats. Ano? Yung threats na may tumatawag, almost wala na yan. In fact, nagkaroon na ng tracing doon sa ibang mga threats, ano, ang NBI. Sinabihan na tayo kung sino-sino yung mga behind. But I'll just let the NBI siguro in the future to tell you kung sino-sino yung mga yun. Unintentional error yun, sir, naniniwala ko. I would assume na, kasi I will always assume na ginawa nila yung kanilang trabaho in performance of their duties, yung regular na duties nila as DOJ panel. No sign, but medyo meron na tayong mga sinusundan na lead according to the PNP. So when you say may lead, I would stop from answering your question dahil mayroon silang sinusundan eh. So ibig sabihin sir, para sa inyo buhay pa? Kasi may speculation. I think so. Sir, how about the NBA? Present pa silang lahat? Yeah, nandun sila sa video call, ano, sa True Zoom. Nakita ko silang lahat. They're under NBI custody. Lahat naman sila ay nag-present dun sa proceedings kanina. Escorial, Bacotto was not present pero makakarinig tayo ng additional evidence from the NBI about this case. Yeah. Ang NBI signified kanina na sila ay magsasubmit ng additional evidence dito sa I think one of those, yeah. Or new suspects. Wala akong makitang new suspects but additional evidence dun sa mga nakuha na ng statements. Sir, nag-update pa sila sa suspects at large kasi wala pang update kay Jim Acolangan Brothers and then wala kaming nakuwang updates but doon sa isasubmit ng NBI I think merong mga lalabas na bagong ebidensya ron na makakatulong sa kaso na malaki. Okay? Thank you.